guys, welcome back to my channel Kalimeo 9 po. Kumusta ang inyong pangoleksyon, guys? No, at yung mga bago lang dito sa ating channel, huwag po kayo mag-atubili na mag-subscribe at i-on ang notification bell para palaging updated at join kayo sa membership natin. Ang ating coin na bibigyan, no, hanapan natin ang value. Itong 2 piso, inabot na natin ito eh. Ako, inabot ko na ito eh. 1990. Itong aking hawak, no. Ayan, meron siyang niyog sa gitna. Ito ang kanyang obverse, no. At andyan yung face value na 2 piso. At kapag binaliktad mo sa reverse, si Andres Bonifacio. At yung 1990 na date sa ibaba. At yung Republika ng Pilipinas. So, kung mapapansin nyo guys, medyo maganda pa to, no? Extra fine condition pa itong 2 piso natin na ito, no? Ayan, no? So, tingnan nyo. Yan. 10-sided itong barya nito, no? 10 ang kanyang mga kanto. At may nakita ako sa eBay na mayroong binibentang ginto, no? Nasa talagang 10,000 pesos. So, tignan natin kung bakit 10,000 ang kanyang presyo dito. Ayan. eBay, no? Ito, nakalagay dyan. Error. 2 peso, 1990 din, no? Andres Bonifacio. Cocos, no? Si Pera, yung scientific name. At yung presyo niya, guys, 10,000, no? Maganda, selling price niya. Tapos, kasama na yung shipping fee niya, nasa 12. Ayan, no? Ito yung mga picture. Tignan natin kung bakit 10,000 ang kanyang presyo, kasi sabi error coin eh, no? Check natin, hindi na ganun kaganda ang condition na itong barya na to kumpara, no, sa ating hawak. Ayan siya eh. Oh, kung mapapansin nyo doon sa Cucos Lucifera, eh merong mga nawawalang letra. So ayan yung error na sinasabi niya siguro dito, kaya 10,000 pesos. Okay guys, no, sa tingin nyo mabibili, no? Expect natin yan yung kanyang presyo, pero kung kayo maglilisting, no, pakiramdaman nyo guys, no, kung mabibili. Pero tignan natin ngayon sa m.nemista.com ang totoong value ng 2 piso na ito, no? Ayan ang kanyang year, yun, nandito 1983 to 1990. Composition nito guys, copper, nickel. Ayan, tapos yung references, nandiyan na rin, no? Ayan, obverse, nandiyan na rin. Reverse, nandiyan na rin yung coconut, no? Ay, reverse pala yung coconut. So, baliktad na naman tayo ron. Reverse yung, andun yung coconut. So, 1983. Magandang value ng 1983 dito. Sa uncirculated, 174, oh, guys. Tapos yung sumunod, 1983 na proof. So, merong proof coin sa 1983. Baka meron kayong kanya, i-comment nyo. Maganda na ang presyo niyan, yung mga 1983 proof coin na 2 piso. At itong ating hawak na 1990, 31% guys. Ayan, no? Fine, very fine. May value. At sa extra fine, 50.48. So, yung ating hawak nga, sabi ko kanina, di ba, extra fine condition pa yon. So, 50 pesos ang kanyang value. At kung meron kayo na mas maganda pa condition doon, sabihin natin uncirculated condition. Maganda yun. Aabot siguro ng mga 150 pesos ang kanyang value uncirculated. Or brilliant uncirculated. Kung meron kayong ganyan mga hawak, kung ililisting nyo yan guys sa eBay, pwede nyo taasan yan. Kasi may guide na rito eh. Extra fine, 50, no? How much more kung mga AU yan or BU. Pwede nyo ilisting ng malaki-laki sa eBay yan. Yan. At least nakita na natin yung totoong value. Magkaiba kasi minsan nalilito tayo. Magkaiba yung value sa selling price sa mga eBay. Kadalasan medyo mataas ang listing ng mga coins dyan. Yung price, yung selling price. Okay guys, no, kaya kung kayo ay merong hawak na itong 2 piso na ito, Cocos Lucifera, ito, i-comment nyo. Ay, kita naman yung mga years na ito, no? At yung mga proof coin, no? Eh kasi maganda, magkaroon tayo ng mga ganyan eh. Yan ang isa sa magandang mahawakan sa mga old coins, kahit yung mga BSP series coins natin, yung mga proof. Kasi napakabababa
talaga ng mga pagkakayari niyan. Ginawa yung mga proof na yan para talaga nga sa mga kolektor, di ba? Siguro sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kung tayo pupunta doon, maaaring meron pa tayong mabibili doon, no? Kahit yung mga bago at yung mga luma. Meron yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At alam ko dyan yung mga proof na yan, may nilagyan yan, blister pack. Tapos meron na yung presyo. Maganda yung guys, yung mga naka-blister pack na yan. Kasi kung ma-i-display nyo sa bahay nyo, maganda siyang tignan. Yung barya, proof coin, napaka-kintab niyan, no? Ngayon yung sinasabi nilang nasa mint state ng kondisyon ng barya na hindi talagang umiikot sa sirkulasyon. Kaya ayan guys, no, kung sino man sa inyo dyan, yung mga nanonood dyan, yung kahit mga bagong viewers natin, no, i-comment nyo, baka meron kayong hawak nito, tapos i-share po ninyo sa page natin sa Calimay Online Facebook page. I-search po nyo yan at pwede po kayong mag-share ng inyong mga coins doon, kahit anong coins, no, basta yung maganda pa condition, i-share po ninyo doon. Kung gusto po ninyong, kung binibenta ninyo, lagay nyo lang doon lang caption na binibenta nyo. Yan. At syempre dapat malinaw yung mga picture na inyong ipapublish sa ating page. At tawag naman yung sobrang dami, no? Yung kasi iba naglilisting ng coin nila doon sa page natin, isang palanggana, no? Isang palanggana ng barya. Paano po natin makikita yun? Kung gusto nyo i-share, no? Lagay nyo ng maayos na caption, malinaw na picture. So, ayan, no? So, kita ito yung baliya-barya natin. Diba? 1990, Andres Bonifacio. Extra fine condition. Ayan, maganda pa siya. Ayan. Ayan. So, yung mga bago dyan dito sa ating channel, guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at buksan po ninyo yung notification bell natin para palagi kayong updated kapag meron tayong mga content. At mamaya, meron po tayong live streaming. Abangan po ninyo mga 7 to 8 p.m. So, ayan. So, till next time guys, hanggang mamaya, out po na tayo. Maraming salamat po. God bless you all.